Alden Richards balik Pinas at sa loob ng 6 na buwan for this 2024. Punong-puno ang kanyang schedules. At isa na nga dyan ba ang part 2 ng Hello Love Goodbye? Work na po ulit. Marami na po nakapila. Parang for 6 months po ng 2024, medyo puno na tayo. Siguro not too soon, but yeah, it's possible. Let's hope for that. Showbiz celebrity updates. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. Subscribe for more info. Still go. Tapos ng lahat galing sa US, balik pina si Alden Richards para ipagpatuloy ang nasimulang mga proyekto. Gaya ng una niyang nasabi, super blessed for this 2024 dahil sa early of 2024, napakaraming blessings na dumating sa kanyang buhay. Kaya tanong ng mga fans ni Alden Richards, kasama na ba sa blessings ang special someone ni Alden Richards? Bahagyang sinagot lang ni Alden, kung meron man ay malalaman niya din po. Bukod sa ilang kilalang sikat na love team ni Alden Richards, may isa na wini-wish ni Alden Richards na makatrabaho niya this 2024. Hindi lang sa husay at galing nito, kung hindi iniidolo niya ng sobra kung sino man ba ang gusto niya makatrabaho for this 2024. Bukod sa inaabangang part 2 ng Hello Love Goodbye nila Catherine Bernardo at Alden Richards, inaabagan din ni Alden mismo na makatrabaho niya si Miss Velma Santos. Meron pa ba kayo nilook forward na makasama sa film? Sa film? Ako yun, si Anne talaga, si Velma Santos. Dagdag pa ni Alden, dati-rati pa gusto ko na po talaga makasama si Miss Velma Santos. Pero man po, kung sakaling matuloy at ipuporso na ang part 2 ng Hello Love Goodbye namin ni Cast, why not? Kailangan po natin yan dahil na rin po sa nagmamahal at nag-aabang ng mga fans sa eksena na yun. Pero we make sure na mas mag-level up pa, mas lalo naming pagandahin yun. Pero depende na lang po yan sa ating mga management. Gayon din man ang sinasabi ni Catherine Bernardo, hindi ho kami makapag-desisyon sa mga senaryo na iyon. Depende na lang ho yan sa aming management at depende na rin po yan sa Star Cinema at Star Magic. Pero kami naman po ni Alden, open naman po kami magkatrabaho. Hindi naman po siguro namin maipangako sa ngayon, but soon, aabangan po natin. Kapag someday siguro kapag bumalik siya, we're very open naman with that idea, pero siguro not too soon, but yeah, it's possible. At ayon sa trending ngayon sa bagong post ng kapatid ni Catherine Bernardo na si Kay Bernardo, hindi lang isang beses niluloko si Cast, or hindi lang isang beses sinatawad ni Cast si DJ, kung hindi 6 na beses, at ang huli ay ang 2023 lamang ang dahilan sa kanilang breakup na hindi na talaga kinaya ni Catherine Bernardo. At ayon sa post ng kapatid ni Cast, 2014 ang pinakauna na aking nalalaman. At sa post ng kapatid ni Cast ay nakaindikit ang taon 2017, 2018, 2019, 2021 at ang huli 2023 dahilan sa kanilang breakup. Pero ang 2014 ay ang kumakalat dati sa SocMed ang voice clip ni Daniel Padilla. Nakasangkot nga dito si Jasmine Curtis-Smith na ito'y pinatawad naman ni Catherine Bernardo. At ang ilang mga in-unfollow ni Catherine sa kanyang IG account, nakasali din ba sa nalink ni DJ sa mga taong nagdaan? Ilan sa mga sikat na aktres ang in-unfollow ni Catherine Bernardo na nagtanim ng katanungan sa mga fans ngayon? Kung ano nga ba ang sapat na dahilan bakit in-unfollow ni Catherine Bernardo? May dawit din ba ito sa mga nakaraang taon nung sila pa ni Catherine at Daniel Padilla? Pero hanggang walang pahayag ang naturing na karakter, yun ay manatili lamang katanungan ng karamihan. At sa pagpasok ng 2024 nga, bagong apat na sunod-sunod na bagong endorsements ni Catherine Bernardo na sinasabi ng mga fans, kaya mo yan Cass, dahil Catherine ka na kahit nung wala pa at kahit nung hindi pa kayo ni Daniel Padilla. Thanks for tuning in. See you for more updates.